isang mapagpalang makat po sa ating lahat. Ihanda po natin ang ating sarili sa pagkikiisa sa pangalan sa isa sa ilang sandali ng kapahingan. Isama po natin ating panalangin, alay para sa kaluluwa, kay Hermogenes, Ona. Tayo po ay tumayo. Stay up.
oras na itunghiyan mo ngayon sa iyong magandang loob upang sa pagsapalataya sa anak ng si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa pilig mo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalang at magayunong, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Hinahak nila ang Pisidya at nakarating ng Pamphylia. Ipinarangal nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Atalya. Mula roon, naglayag sila pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula na gawing ginanap nila matapos silang tagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaalim ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paano binuksan niya ang daan upang makanampalataya ang mga Hentil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumabawang galing sa langit, buhat sa Diyos. Gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak, at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, "Ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating ngayon na
bilang mga anak na muling pagkabuhay, kung tayo ay kung tawagin natin ay mga kung tawagin ako sa wikang Banyaga ay Easter people, mga tao na kung saan ay niniwala sa muling pagkabuhay, ay tunay natin matugunan yung paanyaya ng buong Nagapal. Isang bagong utos. Pero kung bakit sinabi ni Jesus na bagong utos, ay matagal nang sinasabi ng Diyos na mag-ibigan kayo. Isa po yung bagong utos sapagkat hindi lang basta mag-ibigan kayo. According sa kanya-kanya pamantayan ng pagmamahal. Hindi lang po ito isang pag-ibig na kung kailan ko lang gusto. Kundi ito isang pag-ibig na ang reference point ay walang iba kundi si Jesus. So, madali po yung salita, mag-ibigan kayo. Kasi may kanya-kanya tayong pagkaunawa kung paano baga ang magmahal. Pero yung burden ng nabanggit na paanyaya ni Jesus ay nasa pangalawang bahagi. Katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Yun po yung bagong utos. Yung pamantayan ng pamamahal ay ang pamantayan na ibinigay ni Jesus. Kaya din po, maging maliwanag sa atin, maging maliwanag sa atin na itong utos na mag-ibigan kayo ay mayroong malaking hamon. Kaya nga din po sa paanyaya na pinapahayag sa atin, katulad lang yung halimbawa na pagkaunawa natin sa sakramento ng kasal, indissolubility of marriage, ay bakit indissoluble? Kasi hindi kasi itong pagmamahal na kapag nawala na yung pagmamahal ko, ay wala na. Wala na yung kasal. Hindi. Bahagi ng utusin ko ay pinakailangan pangalagaan pala yung pagmamahal. Maraming pong implication na ibinibigay. Pero hayaan niyo po na sa paninilay na ito ay tayo tumutok sa tatlong bagay sa pagpinag-usapan natin sa utos na ipinahayag ni Jesus, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Una, bahagi na kung saan ay maipakita natin na talagang tayo ay nagmamahal katulad ng pagmamahal ni Jesus, ay tularan po natin ang pagkilos ni San Pablo at ni Barnabas na narinig natin sa unang pagbasa. Ano yun? Be an inspiration for others. Magbigay tayo ng inspirasyon sa bawat isa. Huwag nating patayin ang enthusiasm ng bawat isa. Ano yung maganda po yung ipinahayag ko sa atin sa gawa ng mga apostoles? Hayaan niyo po na muli nating daanan. Anong sabi mo rito ni San Pablo at San Bernabe? Sa kanilang pagalakbay sa Listra, Iconio, Antioquia. Anong sabi ko? Pinagdag nila ang kalooban ng mga alaga at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kabigatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. So alam po natin na ang dulot ni Jesus ay isang bagong langit at isang bagong lupa. Yan po yung binigyan pansin natin sa ikalawang pagbasa
sa aklat ng bahayan. Pero bago natin marating yung bagong langit at bagong lupa, ay makita po natin na meron tayong mga pinagdadaanan. At kumisan o sa buhay na ito na ating pinagdadaanan, ay tayo ay nakatagal po ng maraming mga pagsubok. At maaari po, sabi nga natin ay maaaring tayo ay taparin. Kasi sabihin natin at kumisa sa problema na hinarap na ito na naman yung problema natin. At kumisa, makita natin sa problema na hinaharap natin ay kumisa, yung din pong mga taong ganun din ang may dala. Sila-sila rin. Yung may dala ng mga problema, at kumisa na yung maging malapit pa sa atin. Kaya anong sabi ni Jesus? Sa pamagitan po na ipinapahayag ni San Pablo at ni San Bernabe. So maliwanag po, ito ay nagpatatag. Hindi lamang po sa mga unang Kristiyano na untusin po yung nakita natin na ito yung panahon na tayo ay dumaranas sa matinding pag-uusig. Na naranasan din nila mismo kay San Pablo. Bilang birtugo. Pero ngayon, ay isa ng alagad ng Diyos. Na itong mga bagay na ito ay kinakailangan ng pagdaanan at kinakailangan ng maging matatag tayo. So kaya po, ito yung binibigyan ng pansin na huwag nating kalimutan magbigay ng lakas sa bawat isa. Bahagi ko ng pagkilos namin sa daigdig na ito. Alam niyo, kumisa may mga tao na bigyan natin ng pag-asa at lakas. Kumisa pa po, may mga tao magsasabi sa akin, ako, ay Father, gusto mong makatulong sa bayan, gusto mong maging mayor. Well, siguro po, makita natin. Ang sabi nga, huwag natin kagad patayin yung pagnanasa. Ano yung pagnanasa? Hindi yung pagiging mayor. Ang pwede ganito, ang tao ko din gusto maglingkod. Maaaring nakikita natin ngayon, hindi pa rin yung pagiging mayor. So, bigyan natin ng inspirasyon mo. Doon ang gusto mo maglingkod. Ay di magsimula ka muna. Magsimula ka muna sa barangay Tanod. Kasi baka mamaya, wala ka pang lakas para maging mayor ka agad. Hindi kaya, parang kay captain. Yun muna yung pagtukunan mo ng pansin. Pero, sabi nga natin ito, magbigay tayo ng inspirasyon sa bawat isa. Huwag mo tayo magagalit kung sakali man may mga tao makita lamang kayo ay manatutuwa na. Ibig sabihin ay kahit pa paano ay kayo na mismo ay nakapagbibigay ng inspirasyon para sa iba. Pero yun ang huwag natin kalimutan. Bilang mga tao na naniniwala sa Kristong muling pagkabuhay, ay tayo inaanyahan ng Diyos natin maging inspirasyon sa bawat isa. Magbigay tayo ng katatagan ng kalooban. Huwag natin patayin, lalong-lalo na ang kanilang pagnanais na ipakita ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Tulungan natin na may pahayag mo na makamit natin ang bagong lupa at bagong langit na dulot ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, huwag natin sayangin ang pagkakataon. Maging inspirasyon sa bawat isa. Kasi kinakailangan natin tulungan ng bawat isa. Kasi kumisa no, sa mundong ating ginagalawan na ito, kumisa na inahirapan tayo sa pagtahak na sa daigdig na ito. Kuminsan nangihina tayo. Kuminsan tayo ay nandulumo.
kinakailangan natin kumisa, ganun sabi ng mga kabataan na yun, no? Kinakailangan natin ng push. Hindi para sa kapahamakan. I-push mo yan. So, para ano? Para makamit natin ang tunay na kaligtasan na dulot ng Kristong muling na buhay. Pangalawa, bahagi mo ng panyaya na ibinibigay ni Jesus, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo, ay alam mo natin na sinabi ni Jesus na ito, katulad po ng ipinahayag namin sa Ebanghelyo ngayon sa araw na ito, ay ano, ito'y nangyari sa huling hapunan. Sinabi po ng mismong ni San Juan, pagkatapos ng huling hapunan, ay sinabi ni Jesus ito sa kanila, pagkatapos na umalis si Judas. Pero huwag natin kalimutan na yung nangyari sa huling hapunan, na yalit, hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad. So, isang panyaya na kung saan ay pinamamanig sa atin ang buong mikapal na kung talaga minamahal natin ang bawat isa at dito tayo makikilala bilang mga tunay na mga Katolikong Kristiyano na nagmamahal katulad ng pagmamahal ni Jesus, ay ano gagawin natin? Service. Paglilingkod. Huwag nawa mawala sa ating kalinangan na tayo'y narito bilang mga lingkod. Hindi lamang bilang mga lingkod ng Diyos, ngunit mga lingkod ng bawat isa. Katulad nga po ng kumisa ng panyaya, ako'y abang alipin, ginagawa ko lamang ang aming tungkulin. Pero sana, ang labang ko pormay, ano man yung trabaho na ginagampanan natin, ay makita natin ay maging maliwanag tayo sa atin na kaya natin ginagawa ito, hindi lamang para tayo kumita ng pera para mabuhay sa daigdig na ito. Ngunit tayo narito para maging lingkod ng lahat. Hindi lamang po na isang grupo ng tao, ngunit maging lingkod ng lahat. Mayaman, mahirap, matanda, bata. Na yung aming gawain, maging ito man ay public servant, maging private employee, maging ikaw man ay businessman, ay huwag natin kalimutan yung elemento ng paglilingkod. Halimbawa na lang, paano mo may pakikita nito? Halimbawa lang, kaya ay mayroong maliit na sari-sari store. Nasaan yung paglilingkod doon? Hindi, naglagay lang po ng sari-sari store. Ayun, ay, para yung kapitbahay ko, ay meron silang mabili na mga gamit na hindi na sila pupunta sa malayong lugar at bibili, makabibili sila ng mga gamit na ito na fair, walang daya. Bagaman kikita ako kasi may tindahan yan. Pero dapat nakita na niya yung elemento ng paglilingkod para makatulong ako sa mga kababayan ko. At yun po sa mga huwag mawala sa atin, no? Ano man yung trabaho na ginagampanan natin, na nawain man ang karoon tayo ng kalooban at kalinangan na tayo narito upang maglingkod sa iba, katulad ng paglilingkod na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Nawa po, yan ay maging bahagi ng ating motto. Narito tayo para maglingkod sa iba. Huwag natin ikaliit na tayo ay pinapakinabangan ng iba. Kasi yun po yung pinaka main purpose din ng pagkilos natin sa daigdig na ito.
We are men and women for one another. Kaya si Jesus, nakita mo natin, na ginagawa natin tuwing Huwebes Santo, yung paghugas ng mga paa ng kanyang mga alagad. Anong sabi niya sa kanyang mga alagad? Kung hindi ko hugasan ng inyong mga paa, wala akong kaugnayan sa inyo. Pangatlo, bahagi po ng panyaya na ipinapahayag, balikan po natin yung unang pagbasa na yung maging magmahal tayo na makapagmahal tayo sa ating kapwa katulad ng pagmamahal ni Jesus. Eh, katulad din po ni Pablo at ni Bernabe, nakita po natin na dahil sa kanilang pangaral at dahil sa kanilang pagmamahal katulad ng pagnanais sila ng makatugon, katulad ng pagmamahal ni Jesus, eh, no? Sila ay pumili ng mga mamamahala, matatandang mamamahala, elders of the church. Kaya po ako'y nagpapasalamat sa mga kapatid natin na ating mga coordinators, mga naglilingkod sa simbahan. Yung pong mga village coordinator natin, mga buro coordinators natin. Kasi we need leaders sa simbahan. Ito yung pinili nina Pablo at Bernabe. Kasi sa kanilang pangangarap, nakita nila yung paglago ng simbahan. So, para ito ay mapakalagaan, kumuha sila ng mga matatandang mamumuno sa mga nabanggit ng mga lugar. Pero hindi lamang ako sa simbahan, pati na rin ako sa lingkuran na ating ginagalawan. Kung talagang nais natin na matulungan yung panyaya ni Jesus, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo, no? Ay ano? Ay tayo rin po, ay nawa po, ay tunay na pumili ng mga leader ngayong May 9 election. Na sabihin natin na ito ba pipiliin ko? Ito ba ay magiging tunay na mga alaga ng bayang Pilipino? Hindi lamang sa akin na kanyang kamag-anak o kanyang kaibigan, ngunit para sa lahat. Tayo ay bahagi po ng ating pagkilos yung pumili na mga taong inuluklok natin sa ating pong lipunang ginagalawan. Pero sa papanong pamamaraan, alam nyo, napakaganda na po sa gawa ng mga apostol na binasa natin sa unang pagbasa. Hindi lang basta pumili si Pablo at Bernabe na, ah, ikaw na lang ang maging leader. No, hindi. Anong pong ginawa ni Pablo at Bernabe? Dalawang bagay. Ang mahalaga na nakita nila sa kanilang pamimili ng mga leader. Una, magdasal. Kaya nga po yung paanyaya ko pa rin nung nakalipas na linggo. Kaya nga po yung hapon natin, eh, no? On bended knees. Nakatiklop ng mga tuhod. Kinakailangan natin ng magdasal. Hindi tayo muna magdasal na sana po, Panginoon, ito yung manalo. Hindi, ang ipagdarasal natin ay, Panginoon, sino ba rito yung gusto mo na maging leader ng iyong sambayanan na magnanais na makatulong sa aming lipunang ginagalawa? Kasi yung po namang mga leader ay kailangan natin, pero do not expect na sila ay magiging si Superman na kapag sito ay naging elected ay lahat ng problema natin ay mabibigyan ng solusyon. Hindi. Tutulungan tayo na maging gabay. At nawa po itong mga leader na ito, hindi ito yung magiging problema natin. Kasi may mga leader na
dagdag pa problema, hindi na nga nakatutulog, naging problema pa ng lingkunan na ating ginagalawa. So yun, manalangin. Ano pa yung isa? Mag-ayuno. Fasting. Bahagi yun kung saan ay makita natin. So alam natin yung fasting, hindi kakain, pero hindi naman yun hindi pagkain. Mari siguro ko na maging bahagi para bago ang pumili ay Panginoon, gabayan mo ako ng mga tao na mga ilalagay ko sa paloba. Ay, ano ba, pwede, hindi mo na ako paninigarilyo. O hindi mo na ako iinom ng alak. O ano ang uri ng sakripisyo? Hindi mo na ako sasakay ng tricycle. Maglalakad na muna ako, pauwi sa bahay. So, bahagi yun na kung saan ay ito yung mga sakripisyo na makita natin. At ano yung intention na ibibigay natin? Ay, para ako'y magabayan sa taong ilalagay ko para sa darating na eleksyon. So, dalawa po. Kung talaga tayo ay tumutugon sa hamon ang ipinapahayag ng Poong May Kapal, na yung palang mismo, yung right natin, yung karapatan natin ng bumoto, ay pwede palang maging daan para may pakita natin na tayo nagmamahal katulad ng pagmamahal ni Jesus. Kasi yung ilalagay nating tao dito, may tayo ay naniniwala na ito ang katutulong sa ating pamayanang Pilipino. Kaya, panalangin at pag-aayuno. Yun ang ating gawin, nawa, bago tayo pumili ng mga tao nilulukluk natin sa pwesto sa darating na eleksyon. So ito yung hamon na ipinabahagi po natin ngayon. Napakahalaga po ng panyaya na ibinibigay ni Jesus kapag sinabi niya, pagmahal kayo, katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Pero kung ano lang iniwanan ko sa inyo, una, maging inspirasyon sa bawat isa. Pangalawa, maging bahagi ng ating kalinayan, ng kahit na rin ito, bilang mga lingkod, katulad ng paglilingkod ni Jesus, katulad ng paghuhugas ni Jesus ng mga paa ng kanyang mga alagad. Pangatlo, mamili tayo ng mga tao iluluklok natin sa pamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawain ng aming pagkupa. Sumasampalataya ako sa Jesucristo ng isang anak ng Diyos, Panginoon ng lahat. Nagalawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ibinanganak ni Santa Maria ng Diret, ibinagpangasakit ni Pontius Pilato, ibinamo sa krus na matay ni Libing, nanaos na roon ng mga imao, na may gano'ng araw ng mga yan sa langit, nalungkong
pagpapasaan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon magkukulat pa rin dito ang tungkol sa mabubuhay ng mga tayong lahat. Sumasampalataya ang panahon sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahan katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kabatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga tayong tao, at sa buhay ng mga walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos sa mga